ako. So, sa mga po, yung barangay ulo nyo, funded by the city or by kinugod nila doon sa hingit yung pondo ng barangay? Ah, hindi po, Ma'am Rose, at medyo maganda po ang istorya po nito. Dahil nga po, nung ako po ay nanalo bilang kapitan, ay naghagilap po talaga ako ng pamamaraan upang magkaroon po kami ng sariling barangay hall. At sa pagkakataon kong nakuusap po ang dating mayor ko na si Doc Santa Rosa na si ngayon po si Congresswoman Arlene Villas ay nabanggit ko po sa kanya na ang aming barangay ay wala po kami sariling barangay, nangungupahan lang po kami. So nabanggit ko po sa kanya yung pong lugar na ang pagkata yung barangay hall ay binibenta. At nung sinabi ko po kay Mayor Arcillas at ngayon po yung Congresswoman ay para nagkaroon siya ng interest na ipasok po sa Leon Arcillas Foundation na mabili po yung property po ng aming nanay yung barangay hall. So dahil luma po yung aming building doon, ay last term po naman ni Congressman Dan Fernandez at ako naman po yung naghiling sa kanya at nakiusap kay Congressman Dan, sabi ko, Boss, may Kong Dan, at talaman patapos sa yung termino, ay bigyan mo naman kami ng magandang proyekto para sa barangay Santo Niño. So Ma'am Rose, pinalad nung nabili po ng Leon Arcillas Foundation yung property po, ay agad po akong binigyan ng project ni Kong Dan na halagang 5 milyon para po mapagawa po yung aming barangay hall. Very good. So yung barangay po nyo ngayon, from Arcillas Foundation? Yes, opo. Okay. At sabi ko nga po sa aming mahal na mayor, sa kong mayor, may magandang balita sapagkat mayroon pong gusto tumulong sa atin. Kaya po ang binigay po naman ng aming mahal na mayor, Baby Lodis Katakis, ay ang buong kagamitan po lahat ng bagong barangay hall ay lahat po ay bagong-bago po na gagamitan na pang... wala pa kayo? Umuupa lang po kami ng apartment. Actually, dalawang beses po yung nalipatan namin barangay hall. At pag gagamitin na po yung apartment, hanap po kami ng iba. Opo. So dalawang lipat po kami, Ma'am Rose, ng barangay hall. Magkano upa niyo ng araw? Nung panahon pong inabot ko po ay 5,000 po isang buwan ng aming renta. Wala nang binabayaran? Ngayon po, wala na po. Sarili-sarili na po. Sarili-sarili na po ng barangay Santo Niño. Yung pinakamagandang barangay hall po sa siyudad ng San Pedro. Wow! Congratulations, Ma'am. Pero, pare, baka may tanong ka kasi ako. Okay. Okay. Kapag-upging at ang katanungan ko lang dahil batid natin ngayon na yes, sa mga problema ng ating mga lugar para sa mga barangay, itong problema sa legal drugs. Okay. At tama-tama, yung isa sa mga magaling na hepe, nasa